Ayan. Di ba nakakaano yung music? Di ba? So, yung music na narinig nyo ngayon, yan yung original background ng Diablo 2. O, pag start mo ng game, yan yung maririnig nyo. So, bago pa nagkaroon ng Resurrected, may narabasa na akong Project Diablo 2. Parang more on the mods kasi siya, may bagong skill set, skill tree, and then yun, meron siyang 4K resolution kasi ngayon ang Diablo 2 nasa ano lang, yung ano ba yung dating resolution, 1024x768 lang yata, pero by a mod, pwede mo siyang lakyan. Pero maraming support kasi ngayon yung Project Diablo 2 before lumabas yung Resurrected kasi parang buhay pa yung community. So sinusundan ko yun, ano siya, sino ba nung si Riker, kumaitin si Riker, siya yung medyo prominent na talagang sinusundan niya simula Diablo 1 hanggang Diablo 4 yata ngayon. So ako, sinundan ko rin naman siya, parang okay naman sa akin na magkaroon ng Diablo 2 ulit. Pero ano eh, parang minsan ang feeling na kasawa kasi paulit-ulit lang dalawang character na yung gusto ko. So isang mage or ano lang ako, or ano nga ba yan? Barbarian yata. So, hindi ko masyadong pinapursue. Tapos hindi naman ako lumakpas dun sa hell difficulty or yung higher. Parang more on the story kasi ako. So ito, yun, mga well, honestly, nakiride ako lang sa Diablo 2 Fever na nakita ko sa YouTube. Kasi ang dami, nung Sabado na yun, nagulat ako, bit ganun, biglang ang daming post. Sabi ko, masubukan nga. Ma-test yung ano ni YouTube na ipopromote niya yung video based dun sa parang trend. So, nung morning yan, talagang minadali ko. Tingnan ko nga paano gumawa ng reaction video and everything. Tapos, I will test the algorithm kung susunod nga. Tapos, wala akong nakitang nag-ano ng Tagalog. So, inayos ko yung tags, inayos ko yung everything. Tapos, ayun nga, isa siya dun sa mga pinakamataas na view count na sa 128 na yata ngayon. Pero, I think that's a small number. Well, hindi naman ako nag-expect, pero I was just testing the algorithm kung at least ididikit niya yung logic dun sa ginawa ko. So like, ang dami na nag-post kasi na nung oras na yun. Siguro kung mas maaga ako, mas marami pang views. Tapos, kung English siya, mas marami sigurong nakakita or anything. Oh, yun lang. It's more of an experiment than an actual gusto kong magkaroon ng Diablo 2 experience or something like that. Pero more on proof of concept yun. Proof of concept siya. Na yung binabasa kong videos ba, ipopromote pa to ni YouTube based dun sa ano nga. Ayun nga, based on the keywords itself, parang 60-70% maano siya. So, we will try again. Try ko ulit yung idea ng mga ganon na like today, holiday sana, magpo-post ako siya. Pero ayoko namang i-ride yung holiday. So, ang bala ko is ikakat ko tong video na to into smaller portions, like 10-minute videos na focusing on per topic, ganon. So, ayun, okay na rin. Tapos, next topic. Oh, okay. So, Diablo 2 is, sabi nila, 70% same mechanics and then 30% new. Which is, siguro yung mga cross-platform or mga bagong graphics and everything. For, parang hindi pa rin ako nababuy-in dun sa idea. So, ano lang, parang nakikiramdam lang ako ngayon kung bibiling ko siya o hindi. Hindi naman siya ganun kamahal eh, in a sense. Pero mahal pa rin siya. Like, $39.99 yata. Gawa ko na separate video dun sa parang ideas ko. Kung gagawin ko nga ba siyang video or kung bala ko siyang bilhin or not. Mga reasons kung bakit. So, naka-line up lang yun. Iniis ko lang kung talagang worth it gawin yung video. Kasi, kung gagawin ko yun, parang mas maganda gawing English kesa purely Tagalog na parang tayo lang yung nakakaintindi. Pag ginawa mo yung kasi, it's better na
global audience ang makakita. So, we'll see. May script na ako. May script na akong ginagawa. And then, let's see kung kakayanin kong i-execute with the current schedule and ano nga natin ngayon. Ayan, ayun pala. Pinag-usapan natin yung reaction video ko. And then, okay. Meron pang upcoming na game which is Diablo 4. So, parang nakabase siya sa Diablo 2 ng yung darkness ng Diablo 2 in-apply mo sa 3D engine ng Diablo 3. So, ganun yung idea niya. Yung Diablo 3 kasi parang feeling ko yung experiment nila na maging 3D yung Diablo 2. So, I don't know. Mahal din yung Diablo 4 pa nagataon. Taas ng requirements. Yun nga pala yung isa na inaano ko. Ang taas ng requirements nila. Parang Ryzen 5. Ryzen 5 yung recommended specs. Tapos, GTX 1050 Ti. Minimum. So, parang ang hirap. Pero pang isa yung sa video card ngayon, nagsa scarcity tapos maglalabas ka ng bagong game, magagalit yung mga gamers mo. Sabi ko, ano ba naman to si Blizzard Activision to, parang ano, nagbabank ngayon sila sa nostalgia. Yun ang inaano ko sa kanil. Baka naman ano, oh sa bagay, may mga pera na yung mga dating bata. So why not, diba? Let's see. Four minutes. Yeah, pwede na. So I think that's it for that Diablo topic.